So ayan guys, naka ano na siya guys, no? Pag umilaw to guys, it means na nagta-charge siya. So itong red guys, ilagay natin dito sa positive. Ayan. Positive charge. Dito rin guys sa negative. Try natin guys. Yan guys, no? Yan. Umilaw na siya guys. So it means guys ay nagcha-charge na yung battery natin. Yo, what's up mga kaibigan. So for today's video mga kaibigan ay meron akong ipapakita sa inyo, no, na tutorial kung paano ba natin gumawa ng battery charger gamit yung charger ng laptop. So kung gusto ka sa mga ganitong mga video mga kaibigan, no, ay please like, share and subscribe na rin sa aking YouTube channel. So hindi na natin patatagalin mga kaibigan, no, sisimulan na natin ang tutorial. Yo guys, so ito po yun guys yung mga gagamitin natin sa tutorial natin ngayon guys. Ito ay isang laptop charger guys. So ito ay gagawin natin na battery charger. Ito yung ginagamit ko guys, no, pag mag-charge ako ng ano ng aking laptop. Kaso lang ay nagiba na yung laptop guys. Kaya naisipan ko na gagawin ko na lang itong battery charger. Kasi palaging nalulubat yung battery ng motor ko. Kaya hanapin natin ng paraan para ito ay magamit. At ito yung extension niya guys. Extension niya ito para makapagkabit doon sa ano main na kuryente. Yan. Ito yan ilalagay guys. Tapos gagamit din tayo dito guys ng ano ng socket ng ano lumang motor. Ito yung socket ng sa signal light ng motor guys. Yan guys. Gagamitin natin to para ma-reduce yung ano, ma-reduce yung current ng electric current dito kasi 19 volts ito guys. Kaya pag nag-charge ka nito na hindi mo nilagyan ito, ma-overheat yung ano, ma-overheat yung battery mo. Kaya delikado sa suno guys. Kaya lagyan natin dito ng bumbilya para yung current niya guys at saka yung volt niya ay ma-reduce. Kaya insakto talaga guys pag mag-charge na ng battery. At gamit din tayo dito guys ng alligator clip. Alligator clip. Ito yun para yung mag-charge na ka ng battery. Ito yung gagamitin natin guys. Yan. At syempre guys, no, gagamit din tayo ng electrical tape. At saka itong pliers. At di na rin mawawala guys itong battery. Kasi dito natin i-testingin kung gumagana ba itong DIY natin na battery charger. Kaya guys, no, sisimulan na natin guys ang pag-assemble nito. So unya na lang gawin guys ay tanggalin nyo lang ito guys. Meron kasi itong pin dito guys eh, kaya lang tinanggal ko na guys. Kaya babalatan natin to dito para ma-expose yung wire niya dito sa loob. Babalatan lang natin ito guys, no. Itong wire na nakapulipot dito guys, itong nakalabas na wire, bali ito yung negative na wire niya guys. At itong merong balat, ito yun yung positive charge ng ano ng charger na ito guys. Kaya madali nyo lang malalaman guys kung negative or positive. Kasi yung positive ay hindi siya, yung negative pala ay hindi naka ano, hindi nakabalat. Yung positive ay meron siyang balat guys. Yan guys, no. Para ma-reduce natin yung ano guys, yung current at saka yung volt niya, ay lagyan natin ng
lagyan natin siya ng bombilya. Madali lang ito guys, kasi dito nyo lang yan ikakabit sa negative charge guys, sa positive charge ng wire. Yan guys, dito nyo lang yan ikakabit guys. Kabit nyo lang yan dito. Yan guys, at ito guys, huwag nyong ikakabit niya siya dito guys, dito. Huwag nyo siyang ikakabit. Kasi hindi yan pwede guys. Hindi yan magcha-charge yung battery nyo. Ito iilaw pero hindi yan magcha-charge yung battery nyo. Kaya ilagay siya natin dito guys. Ilagay siya natin dito sa positive charge ng alligator clip natin. Yan guys no. Dito siya natin i-coconnect sa positive charge ng alligator clip natin guys. Huwag nyong idiretso doon sa negative charge ng battery ng charger ng laptop. Yan guys, ito 'yon pagka-insakto pagkakabit guys, yan. At positive charge ng alligator clip. Para ma-reduce niya yung yung current at saka yung voltage ng ating laptop charger. Yan guys nyo. Diyan yung insaktong pagkakabit guys yan. At ito yung negative at saka yung negative ng alligator clip. Dito rin i-connect din natin ito. Kukonnect din natin yan guys. Ayan guys no, ito yung insaktong pagkakabit guys ng ating battery charger. From negative charge ng laptop charger going to negative charge din ng alligator clip natin. Ito ay mapupunta sa negative charge ng battery. At ito naman yung yung merong bombilya, dito natin siya ikakabit sa positive charge. So, galing sa positive charge ng laptop charger, papunta siya ng positive charge din ng bulb. At yung negative charge ng bulb ay nasa positive charge ng alligator clip. Yan guys, madali nyo lang yan maintindihan guys yan. Lagyan na natin guys ng electrical tape. Check natin guys kung wala bang ground dito guys. Yan. Screenshot nyo lang guys kung hindi nyo makakuha. Yan. Kasi guys, grabe sobrang mahal na ngayon guys ng mga battery charger.
Kaya gumawa lang tayo ng DIY, guys. Para naman makaless tayo sa budget. Hindi naman to delikado, guys, pag hindi to prone sa overheat yung mga battery nyo, kasi meron siyang valve. Kung hindi nyo lagyan ng valve, guys, ay sigurado ma-overheat yung ano nyo. Ma-overheat yung mga battery nyo. Kasi itong laptop charger, guys, ay 19 volts to eh. Tsaka yung battery nyo, guys, ay 12 volts lang. Kaya lagyan nyo talaga, guys, ng valve. Para hindi siya mag-overheat. At hindi rin mag-overcharge. So ito na, guys, no? Ito na yung DIY natin na battery charger. Yan, guys. Yan. Yan yung DIY battery charger natin, guys. So i-try natin i-charge, guys, no? Try natin. Okay, guys, i-try natin i-charge yung battery natin. So gamit lang tayo dito ng extension, guys. Ito yung extension niya, guys, oh. Sa laptop. Yan, at pansak natin, guys. Dapat, guys, ay tatlo kasi yung ano, yung pin ko dito, guys, kaya nilagyan ko na lang ng ano, yung adapter. Yan. So ayan, guys, na siya, guys, no? Pag umilaw to, guys, it means na nagta-charge siya. So itong red, guys, ilagay natin dito sa positive. Yan. Positive charge. Dito rin, guys, sa negative. Try natin, guys. Yan, guys, no? Yan. Umilaw na siya, guys. So it means, guys, ay nagcha-charge na yung battery natin. Yung rated volt nito, guys, ay nasa 10 to 11 lang, guys. Wala kong tester ngayon, guys, kasi hiniram ng kaibigan ko. Kaya kung kayo, guys, i-try niyo na lang, guys, no? I-try niyo na lang gumawa nito. Yan, guys, no. Nagcha-charge na yan, guys. I-charge nyo lang ito, guys, ng mga 5 hours. Full na ito, guys. Malaman nyo lang na full, guys, kasi hihina yung ano, yung ilaw niya dito. Yun, guys, no, sana ay meron kayong natutunan sa bagong tutorial ko ngayon, guys, kung paano ba gumawa ng improvised na battery charger. Sana, guys, ay meron kayong natutunan. Kung gusto kayo, guys, ng mga ganitong mga video, don't forget, guys, to like, share, and subscribe sa aking YouTube channel, guys. Malaking tulong na yan, guys, sa akin. Sa mga pangarap ko, guys, napakalaking tulong na talaga yan, guys, yung pag-subscribe nyo. Kaya kung gusto kayo ng mga ganitong mga video, subscribe na kayo, guys. So, thank you, guys, no, sa panonood. At dito ko lang tatapusin yung, yung video ko ngayon, guys. At i-update ko rin kayo, guys, no, pag napuno na ito, guys, i-update ko lang kayo, guys, at i-try natin doon sa 12 volts na ilaw ko, guys, kung nagcha-charge ba talaga. So ayan, guys, no, thank you sa panonood, guys. Okay, guys, after 5 hours, guys, ay malapit nang mapuno itong battery natin, kaya i-try natin, guys, doon sa 12 volts na ilaw ko, guys. Try natin ito, guys, kung ito ba ay totoo talaga na nagta-charge. Yan, guys. Dali na natin ito, guys, no? Dito ko ilagay, guys, sa kwarto ng aking anak. Try natin ito, guys, kung gumagana ba talaga.
So negative, positive. Saka ito din negative, guys. So ayan guys, no, may nilagay ako dito guys na dimmer. Ito yung dimmer guys para ay hindi masyadong lalakas yung ano, yung ilaw doon sa ano, sa kwarto ng aking anak. At meron din itong switch guys, yan. Switch yan guys. At ito na po yung ano, yung ilaw ng 12 volts na ilaw guys. So guys, i-try natin pailawin guys kung malakas ba. Yan guys, no, sobrang lakas guys. Yan. Full charge siya guys kasi sobrang lakas. Okay guys, no. Dito na po natatapos yung video ko guys. Thank you.